Kumusta mga brad? Dati nung mga bata pa tayo, unang subok natin sa bisikleta, mayroon talaga nakalagay na balancer. Alam niyo yung balancer? Balance. Balancer. What? Yun yung balancer. Hindi, joke lang. Siyempre yung dalawang maliit na gulong na nilalagay sa likod. From the word itself, balance, yun yung nagbayad ka, pero may kulang pa. Dalawang beses na yan! Hindi, pero lang. So yun nga po yung mekanismo na tutulong sa'yo para hindi ka matumba. Pero syempre pag sinabi mo kasing balancer sa bisikleta, usually pang bata lang talaga yan. Or para sa mga ilan nilang late bloomer. Or hindi naman kaya, para sa ating mga babayang PWD. Or person with disabilities. At speaking of PWD, alam naman natin na iilan lang talaga sa kanila ang nakakapag-drive ng motor. At meron din talaga nagpapakustomize para lang talaga ma-fulfill yung hilig sa pagbumotor. At talaga nakaka-proud yung ganun. Walang makakahadlang nakapansanan para sa taong ginaganahan magmotor. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. At huwag nyo na rin pansinin yung boses ko. Okay lang po ako. Nakalunok kasi ako ng balahibong kulot. So yun na nga. Sa video ito ay pag-usapan nga po natin ang motor na talagang pang everybody. Yes po, may kapansanan ka man o wala, pwedeng-pwede sa'yo ang motor na ito. Basta may pambili ka. At ang motor nga po na tinutukoy ko ay ang latest model ng Yamaha Tri-City 300. Pero kung medyo bungol ka, malamang yung dinig mo, Yamaha Tricycle 300. Kitang-kita naman na talagang napakaangas niya. At hindi nga rin po ito isang typical na motorsiklo. Sapagkat ito nga po ay mayroong tatlong gulong. Na ang ibig sabihin lamang po, mayroon siyang tatlong gulong. O diba, inulit ko lang. So nakakatuwa nga pong isipin na may mga motorcycle manufacturer na pinaprioritize yung mga taong may kapansanan. At syempre saludo po tayo doon, bihira lang po ang may ganun. Pero meron pa rin talagang mga ilan-ilan na tila ba parang kontrabida. Meron kasi ako mga nabasang comments na negative talagang dating. May mga nagsabi ang pangit daw, parang tanga daw ng motor. Meron naman nagsabi, motor daw ng mga inutil. O diba? Bakit naman kayo ganyan magsalita? Dati ba kayong demonyo? Sa bagay, ganun talaga. Kung may positive, meron ding negative. At dahil dyan, pag-usapan na nga lang po natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Tri-City 300 na mayroong 292 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 bulbs, naka-fuel injected at syempre naka-liquid cooled, powered by Blue Core technology at naka-Euro 5 compliant na. Ang kanyang compression ratio 10.9:1. At pagdating naman po sa kanyang power, ito ay mayroong 27.6 horsepower at 7,250 RPM, 29 Nm of torque at 5,750 RPM. At ayon nga po sa claim ng mga tao na kagamit sa motor na ito, ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 144 km/h. So para sa isang 300cc na may tatlong gulong, hindi na po masama. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 13 liters fuel tank capacity na kumukonsumo daw po ng 30 km/l. So para sa isang 300cc na may tatlong gulong, tipid na po yun. Ang sukat ng kanyang gulong 120x70x14 sa harap, 140x70x40 naman sa likuran. At syempre paras na po itong naka-tubeless. At pagdating naman po sa kanyang braking system, naka-dual disc brake sa harap at naka-disc brake din po sa likuran. At ito ang malupit, sapagkat siya nga po ay naka-ABS na at naka-UBS pa, or Unified Braking System, na parang katulad nga po doon sa CBS. Yung kanang handbrake, yun yung sa harapan. Yung kaliwang handbrake naman, yun yung sa likuran. At parang nga po ma-activate mo yung kanyang UBS o yung isang preno lang, sabay-sabay na silang lahat, nilagay po nila dyan sa foot brake. Ayaw nga pala, F pala yun. Foot brake. Meron po siyang foot brake. O diba, napakaangas brad. Ang kanyang seat ay tumitaas sa 795mm at 130mm naman ang kanyang ground clearance. At mapunta na nga po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na. Ang kanyang edge panel, syempre naka full LCD panel na rin po. At kitang kita naman siya po ay naka-keyless na or naka-smart key system. At dahil nga tatlo ang gulong sa motor na ito, malamang sa lamang may magtatanong, e paano kung stoplight, kailangan pa bang ibaba ang paa o hindi na? Eh di ibaba mo, pungkul ka. Hindi, joke lang mga brad. So ang motor nga po na ito ay may tinatawag na standing assist system. Na ibig sabihin nga po ay kahit hindi mo na itukod yung paa mo, hindi ka na matutumba. So pindutin mo lang yung button na yan para na rin siya maglalak. At kapag umandar ka naman at alam mong liliko ka, pindutin mo lang din siya ulit. At kahit din po nito mag 45 degree banking position, ganun po siya kalupit. Sapagat meron din po siyang leaning multi-wheel technology. At hindi lang yan, sapagat meron din po itong Traction Control System or TCS. So alam niyo naman siguro ang meaning nun, hindi ko na i-explain. At bukod pa doon, meron din po siyang parking brake na parang katulad nga po sa mga kotse. O diba, napakalupit. At syempre meron din po siyang
USB charging port. So kailangan din yan para kahit saan ka mapadpad, makakapanood ka pa rin ng bold. At syempre oras na. Alamin na nga po natin kung present ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. At una na nga po dito, yung kanyang lagay ng istalyon. Sad to say, wala po siyang ganun. Pangalawa, yung kanyang sabitan ng undox. At wala rin po siyang ganun. At oras na nga po para sa ating red horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng isang kahong red horse, pero kasya dalawang kahon sa kanyang under seat compartment. O diba, ang tindi. So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. O ano, masaya na kayo? Paano yung presyo? Babanggitin pa ba natin o hindi na? Okay, sige. Kayong bahala. Basta sinasabi ko sa inyo, kani-kanina lang, masaya tayo. So ang presyo nga po nito sa European market ay 8,100 euro. Na kung i-convert nga po natin sa Philippine peso, ito po ay papatak ng 459,000 pesos. Ano mga brad, masaya pa rin ba? Pero ito naman po ay hindi pa available dito sa Pilipinas. Ayon nga po sa akin nasagap na chismis, meron naman daw po mga dealers na handang mag-import kung sakasakaling mag-order ka. At yun nga daw po ay nagkakahalaga ng 515,000 pesos. Yun po ay ayon lamang sa akin nasagap na chismis. Paki-educate na lang ako kung sakaling hindi totoo. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kang sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At syempre katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alamin na ko sino yun. So shoutout nga pala kay June Mart. Shoutout kay Eugene Torres. Shoutout kay Sonson. Shoutout kay Jasper Morado. Shoutout kay Raymond Ocampo. Shoutout kay Libuna Harden ni Coel John. Shoutout kay Nitro Parel. Shoutout kay Mark J. Shoutout kay Tamba Bauta. Shoutout kay Pamphilo Sua. Shoutout kay Eugene Octavio. Shoutout kay Isaac Anfone or Anfon. Shoutout kay Jay James Balibay Ugot. Shoutout kay Titing PH Work. Shoutout kay Keno Maraasin. Shoutout kay Bongbong de los Reyes. Shoutout kay Lizard Dallon Piduchino Jr. Shoutout kay Ferdinand Salvador. Shoutout kay Winsel at Winslet. Shoutout kay Ariel Cacdoro. Shoutout kay Ruel Yango at pati na rin sa buong Yango family. Shoutout kay Moto Friends. Shoutout kay Brando. Shoutout kay Jay Kenneth. Shoutout kay Jigs Rosal. Shoutout kay Villery Sanchez. Shoutout kay Mignelia. Shoutout kay Jenelle Coral. Shoutout kay Vincent Benedict Hilado. Shoutout kay Jace D. Shoutout kay Buisiga ng Isabela. Shoutout kay Moto Wenks. Shoutout kay Julian Barreto. Shoutout kay James Moto Vlog. Shoutout kay Kidilits TV. Shoutout kay Ronnie Zonio. Shoutout kay Ilham Jamal. Shoutout kay Rides Moto Vlog. Shoutout kay Mang Max Vlog. Shoutout kay Jeffrey Santos. Shoutout kay Basti Escalera aka Basti Boys PH. Shoutout kay Nieb Escobanas. So hanggang dito na lang muna mga brad, at muli, ride safe, stay at home at stay safe, at syempre stay alive, K-bye.